Kumusta po kayo mga kapatid? Samahan niyo ako dito sa isang Thai restaurant dito sa Phuket, Thailand. Ito yung presentasyon ng Thai food. Halos lahat may gulay at maanghang sila. So, hindi ka talaga maumay sa pagkain nila at masarap pa. Kaya hindi na natin patagalin pa at umpisahan na natin ang kanilang pagkain. Tikman muna natin ang kanilang gulay. So, ang timplada niya ay nasa tamang-tama lang. Hindi siya maalat. Hindi rin siya matapang ang timpla. So, saan natikman ko yung gulay at tinitikman ko rin yung sabaw ng tinatawag nilang keng sompla. Parang siya, yung sabaw na ito na may parang maasim-asim at saka na may yellow na gulay. Masarap. Itong nilapit ko ay parang baboy na binagoongan. Wow. Ang bagoong nila ay hindi rin maalat. Ewan ko kung anong ginagawa nila sa timplada nila, pero napaka sarap at nasa tamang lang talaga. Nasa tamang timpla lang siya. So pagdating sa bibig mo, masarap talagang nguyain. At yung green na gulay na kinuha ko, ganun talaga sila. Para mawala yung umay, yon, kakainin mo siya ng hilaw lang. Dahil dito sa Thailand, ang mga gulay nila ay fresh at saka organic. Yan o, tingnan nyo mga kapatid. Mapapasarap talaga ang kain mo. Lalo na pag gulay, sinamahan ng gulay, tapos yung sabaw nila. Yan ay isda yan. Isda na isdang tabang. Isdang tabang, medyo malalasahan mo rin yung yung tawag nito, yung parang nasa river siya, pero masarap ang pagkatimpla. Hindi rin hindi, walang umay talaga, walang umay. Yun, at saka ang kanin nila ay masarap din. Parang jasmine rice sa atin. Pero mas matindi pa to sa jasmine rice. Yan o. Yung ingredients dyan ay tamang-tama lang. Parang curry na ginawa nilang, kumbaga sa atin ay para siyang sinigang. Kaya yung time na yan, nag-enjoy talaga ako sa pagmunguya at paglalasap sa pagkain Thai. Yan, may sili yung binagoongang baboy. Yan, green na sili. Makikita nyo, kakainin ko pati yan. Kasi masarap talaga siya. Maanghang. Kasi mawawala yung tinatawag nila na nagmamantika yung baboy, di ba? Yung binagoongan. Mawawala yung lasa niya. Pag may maanghang pala na kasama. Tapos yan, maasim-asim. Tingnan nyo. Wow. At saka yung lasa ng isda. Super lambot. Super lambot talaga siya. Kaya binabanatan ko yung isda. Nakikita nyo dyan mga kapatid. Oh. Tingnan nyo. Ganang-gana akong kumain dyan. Magana naman eh, kahit anong klaseng pagkain. Basta edible lang. So yan mga kapatid, nakikita nyo. Yang nakikita nyo na merong yellow na kasama sa kanin ay itlog yan. Itlog. So diba, napakasarap na kombinasyon na tingnan. May sabaw na maasim-asim na para siyang sinigang. Pero maasim-asim, maanghang. Yan ang interpretation ko dyan sa sabaw na yan. Keng som ang tawag sa Thai. Keng som pla. Pla meaning fish. So kung lalagyan mo siya ng baboy, keng som mu. Yung mu, baboy yun sa Thai. Kung chicken naman, ang ilalagay nyo, keng som kai. Chicken kai. Yan.
Kasi may tono din yung pananalita nila eh. Kai, maraming kai. May chicken na kai, may itlog na kai. Pero may tono. Siguro tama yung pagkabigkas ko na keng som kai. So, yun, may sitaw doon, may cucumber, may bagoong, dalawang klaseng bagoong. Yun. Tinitikman ko lang yung isang bagoong doon, yung maliliit na shrimp. Yun ang inaano nila. Pero yung isang bagoong na tuyo, hindi ko kinakain yun dahil medyo iba talaga ang lasa niya. At yun ang lasa niya. So, meron din talagang lasa ang ano, mga Thai people na gustong-gusto nila yon. Now, which is healthy. Healthy yung food talaga nila. Yan po mga kapatid, sa nakikita nyo. Dilantakan ko na yung ano, isda. Dahil mataba yung isda, oh. Sa nakikita nyo. Napakasarap. Napakasarap. Hindi lang pala isdang dagat ang masarap, no? Dahil, syempre, sa atin, nasanay ako sa ano, isdang dagat. So, medyo nasanay yung panlasa mo sa ano, isdang dagat. Minsan lang talaga akong kumakain ng isdang tabang. Pero dito sa Thailand, nung dumating ako, yan ay palagi ko nang nakain. Dati hindi ako kumakain ng hito, pero ngayon, napakasarap. Meron silang fried hito na may ano, sauce na parang sa atin, ano bang tawag doon? Yung prepirituhin mo yung isda tapos na may sauce. Yun, dito sa Thailand, marami silang klaseng menu na ano, hindi talaga mawawala yung anghang sa menu nila. Dahil yun na yun. Nung una kong pagkain sa Thai food, of course, hindi ko talaga nagustuhan dahil sa anghang, sa issue na anghang. Hindi sa issue ng pagkain, pero sa issue ng anghang dahil hindi ako sanay. Oh, pero sa katagalan, makikita nyo dyan na mamaya lalantakan ko yung sili dyan. Yan, oh, yan, sili. Kakainin ko. Kasi ano eh, masarap na siya at sanay ka na yung bibig mo, yung panlasa mo. Hanap-hanapin mo, hindi mo na ano, hanap-hanapin mo talaga. At saka parang konti na lang ang anghang. Gusto mo pang kakain ng marami. Mga kapatid, nakikita nyo na paubos na yung kinakain ko dahil makikita mo yung luto nila ay napakasarap. Masarap talaga siya. Kaya halos ubos yung ano, pagkain ko dyan. Yan, mga kapatid, tingnan nyo. Wow, napakasarap. Tumikim ako ng bagoong. Yan. At saka gulay sa keng som, tingnan nyo. Ang asim. Maasim yan, sa totoo lang. Kaya alam kong naglalaway na yung mga bibig nyo. Gusto nyo nang kumain. Sige na, kain na kayo ng Philippine food. Masarap din naman ang Philippine food dahil yun ang kinalakihan ko nung andyan pa ako sa Pinas. Oh. Yan, tapos na akong kumain. Tapos na. Yan, nagpakita na ako. Na ako pala yan. Katapos ng pagkain, ano pang gagawin? Di mag-ano tayo, drinks. Inom ako ng iced coffee. Kapatid, nakikita nyo na ang aking masarap na iced coffee. Yan, yan. Parang ini-stir ko pa yung iced coffee. Tingnan nyo ang kulay, oh. Napakaganda at puno ng yellow, may gatas. Pero hindi siya masyadong matamis. Kaya pagkatapos ko nang kumain sa restaurant na ito ay nag-ice coffee or hot coffee ako dyan. Hindi lang yan ang tindahan nila, meron din silang mga bubble tea. Pero sa murang halaga ha, hindi gaya sa atin na medyo mataas ang presyo. Dito ay sa 20 baht na halaga ay magkakaroon ka na ng bubble tea or ice coffee or hot coffee. Yung hot coffee nila ay 15 baht lang. So, murang-mura talaga. Siguro nasa, ano, hindi lalampas ng 50 pesos.
yung presyo ng binabanggit ko na drinks. Yan, at mga kapatid, pinapasalamatan ko nga pala kayo sa pagpanood sa video na ito. So hopefully, mag-like kayo, mag-share kayo, lalo na mag-subscribe kayo. Please comment din para sa susunod na video. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong panood.